Alin nga ba ang pinakamaliit na bansa sa mundo? Ayon sa talaan ng mga bansa na mayroong 195 bansa na nabibilang, ang pinakamaliit na bansa ay ang OLSI na matatagpuan sa loob ng bansang Italy. Pero paano nga ba nagkaroon ng isang maliit na bansa sa gitna ng bansang Italy? Noong taong 754 hanggang 1870, ang OLSI ay siyang sentro ng bansang Papal States kung saan ang namumuno ay ang mga Papa sa Roma. Sa taon ng kanilang pamumuno ay naipatuyo nila ang St. Peter Basilica or St. Peter Square sa ngayon at napabakuran nila ang palibot ng Vatican. Di kalaunan ay napansin ng bansang Italia na maunlad ang Papal States. Kaya ninais nitong gawing sentro ng Italy. Sinakop niya ito noong 1870. Ngunit hindi nagpasakop ang nooy Hari at Santo Papa. Ito ay nanatili sa loob ng Vatican at pinoproteksyonan ng mataas na pader. Nanatili itong nakikipaglaban at hindi kinikilala ang bansang Italia bilang kanyang bansa. At saga namang naghintay ang Italia na magpasakop ang Santo Papa na umabot pa ng 6 dekada. At noong 1929 ay nilagdaan ang Letran Treaty, isang kasunduan sa pagitan ng Prime Minister Benito Mussolini at Pope Pius XI. Nakapaloob sa treaty ang pagkapaloob ng karapatang alaga bilang Danius Permission, ang pagpapaubaya sa Vatican bilang isang teritoryo ng OLSI at ang pagkilala sa OLSI bilang isang malayang bansa. At isinilang nga ang isang maliit na bansa sa gitna ng Roma, ang Kapitolyo ng Italia. Ito ay kinilala na rin bilang isang bansa sa buong mundo at ngayon nga ay kinikilalang pinakamaliit na bansa sa mundo. Ito ay may kabuuang sukat na 49 hektarya at may populasyong umigit kumulang sa 100. Ang uri ng gobyerno nito ay monarkiya. Ang ibig sabihin, ito ay pinamumunuan ng isang hari. Ngunit hindi katulad ng Oman, ng Saudi at Qatar. Ito ay hindi namamana kundi pinagbubutuan. Sa katunayan, ang OLSI ay hindi lamang pangalan ng bansang ito, kundi ito ay pangalan ng pakat na gumugobyerno sa buong Katoliko Romano. Ito ay ginabibilangan ng iba't ibang cardinal sa iba't ibang bansa na siyang bumuboto kung sino ang susunod na magiging Santo Papa, na kung saan ang Santo Papa ay siya rin tumatayong hari ng Vatican o ng bansang OLSI. At ang kakatwa pa dito ay lahat ng mamamayan o citizen ng OLSI ay lalaki, kung kaya't walang ipinapanganak na OLSI. Ang pagiging citizen ng OLSI ay ipinagkakaloob ng Santo Papa sa mga taong nagtatrabaho at nakatira sa loob ng Vatican. Ang ekonomiya ng bansa ay dumidepende sa turismo sa pamamagitan ng mga pagbebenta ng coins, medals, tourist mementos at ang bayad sa pagpasok sa mga museo. Sa makikita sa Vatican City ang mga pinakamagagandang artifacts na likha ng mga tanyag na artist tulad nila Uccelli, Bernini at Michelangelo. Sa ngayon ay nanatiling maunlad ang pinakamaliit na bansang ito dahil patuloy na masigla ang turismo. Nananatiling ang Vatican City ay ang simbolo at nag-iisang siyudad ng OLSI. If you like this video, comment down below, like, share, and click subscribe.